Anyway, ito yung part 2 ng presentation natin ng coin changer from ating machine. So ito yung sasabi kong deep switch, no? Ito yung setting niya. Mayroon tayong switch 1 to switch 10. So i-focus lang natin yung 6, 7, 8, 9, 10 na switch. Kung napapansin nyo, dito natin malalakita kung accept na 20 and 50. In 20 and 50 pala isang switch lang. So accept 100, accept 200, 500, and 1000. So, kung gusto mo daw i-accept, yung switch 6 is para sa 20 and 50, 50. Yung 7 para sa 100, yung 8 para sa 200, yung 9 para sa 500, tapos yung 10 para sa 1000. So, let's say dito, no, ang gusto ng client natin is insert 20 and 50 only bills. So, siyempre, may mga loko-loko pa rin yan. So, ang gagawin natin is 6 lang yung i-on natin. Okay? So, i-off natin yung 7, 8, 9, 10. Iangat lang, no? Mahirap pala. Hindi pala basta-basta iangat. Kailangan natin ng ganito. Mga maliliit na ganyan. So, 6 lang yun ko para 20 at 50 lang yung i-accept niya. So, nandiyan doon naman sa file, no? Kung sakaling gusto nyo magbago yung isip nyo, mag-accept kayo ng 100, ibabaan nyo lang yung 7. Pero, gagawin nyo ito siya, huwag nyo gagawin habang nakasaksak. Okay? Gawin nyo lang siya habang naka-off. Tulad ngayon, no? Yung nakasaksak lang doon sa adapt sa extension wire ko is yung charger kasi nalubat ako. So yun, testing tayo ulit. Habang nag-charge ako, magbi-video na rin ako. So testing pa tayo kasi yung ito yung na-testing natin kanina, kulang pa yata. Gusto kasi natin talaga. So ngayon, testing na rin natin kung hindi na ba siya accept ng 100 kasi tinanggal ko, 'di ba, in-off ko. Based doon sa protocol niya. So, binasa lang natin yung kanyang data sheet, no? So, on natin ulit. So, sinet natin siya kanina to 5, di ba? So, nakita mo dyan, magsabi siya, coin value 5. Okay? So, coin value 5, ulit-ulit, no? So, pillar coin to 5. So, try natin ilagay yung 100. Accept niya pa ba? Kasi in-off na natin. So, pinatayo ko siya dyan sa parang timer ko, no? Tayo ng 100. Mo nilabas niya. Di ba dati kanina kinakain niya yan eh. Pero pag 50 at saka 20, pasok. Di ba? So lalabas dyan, 50. Kaya itong cellphone ko hindi nag-tear. 20. So magiging 70 siya. Okay? So testing tayo kahit mga another 5 minutes to 10 minutes. 70 dapat 10 muna. So, itatabi ko siya, ha? Tapos, 4. Ayan. So, ito yung 4. Ito yung 10. Diba? 10 ito. Ito yung 4. Testing ulit. Okay. Hanggat kaya natin. At abot lang tayo ng mga 20 yung ilagay ko. So, 4 lang nalabas. So, walang mali yung counting ng machine kasi pag okay yung program mo, okay yung mga anti-noise mo sa program, nasa microseconds yung bilis ng machine natin eh. So microseconds sobrang bilis nun. So, hindi siya nagkatama rin ng bilangan. Yan. Gumalaw siya, nakikita niya. Baka sabihin niyo kulang. So, 10 yan. Okay, 5, tapos 10. Test natin ulit, maraming beses hanggat hanggang magsawa tayo. Ito yung 70 ulit. Hindi, ito accept ng 100 eh. Kasi in-off ko yun. Kailangan, kung gusto kong baguhin yun, kailangan kong i-off ulit yung machine. Okay? So, by the way, mali ko. Another, ano pala ng coin chain, coin bill acceptor is, kung sakaling naglagay ka, like, tignan mo yung ginawa ko kanina, naglagay ko ng 20 tapos pinasok ko kagad yung 50, hindi yun pwede. Kasi tingnan mo yung naglabas na value. 40 lang. Hindi mo pwedeng kailangan mo munang antayin na lumabas yung value dito bago ka maglagay ng bagong bill. Kasi off ko siya. So normal yun. I think lahat naman ata kahit yung mga payment ng mga Globe ganito kasi yung gamit din nila. Okay. Pag let's say maglalagay ako ng 50, hindi ko pwedeng ipakain kagad yung 20. Huwag masyadong nagmamadali. Okay. Dapat paglagay ng 50, antayin mo nang lumabas dito yung 50.
bago ka maglagay ng 20. Yung ginawa ko kanina, mali yun. Yung paglagay tapos nilagay ka agad yung isa. Okay? So yan, magiging 70 siya. Kasi kung ganun, mag-interfer yung dalawang bill. So, kita naging 40. Instead na 70, naging 40. Okay? Explain ka pa. Hindi, ganun talaga yung mga bill acceptor. Try mo dun sa mga Globe, let's say payment center. Which is hindi naman ata nangyayari kasi normally sa ating mga tao, mga payers, pag nagbayad ka ng Globe, ilalagay nila yung pera nila tapos aantayin talaga nilang lumabas yung value bago nila ipipress yung accept payment doon. So, yan. At least klaro tayo doon, no? Isa yun sa mga pwede mangyari. So, 10 daw, tapos 4. So, bilangin natin, no? 5. 10. 4. Tama? 5, 10, 4, 14. Okay, sigaw na siya ulit. Okay, again, wag masyadong mabilis yung paglalagay. I think nangyari din to sa coin slot eh. Kapag yung program ng coin slot mo is yung tulad ng old coin slot. Okay, yung program niya is yung slow. Kasi mayroong fast at saka slow sa coin slot eh. So, yung bill acceptor kasi parati yan silang slow. So, kung slow yung program mo sa coin slot tapos naglagay ka ng lagay mabilis, hindi tama yung magiging bilang ng coins mo. Bill acceptor the same. At saka yung bill acceptor, kaya siya parating slow kasi marami siyang binibilang na pulse, hindi lang katulad ng coin slot, 1, 5, 10, tsaka 20 lang eh. Ito, pwede kang maglagay ng 50. 70 yung lagay ko, so ganun din. So unang 10, ilalilis niya, tapos 4. So hindi na siya nagkakamali, guys. So, 5, 10, tapos 4. Tama? 5. Yun. Tapos 5, tapos 4. Okay? At least na summary natin yung mga weakness ng bill acceptors. Pero I think kung normal na tao yung gagamit. Kasi sa akin, hindi pa lumalabas yung bilang. Kasi iba pagkain niya, hindi pa yung lalabas kagad yung bilang. Mag-increase pa siya. Sa akin, pinasok ko ng pinasok. Naging 40 lang. Instead na, imbis na dumami, kumunti. Kasi nag-interfere eh. Nung nag-create pa lang siya ng pulse, nag-send ka pa lang isa pang create ng pulse. So, 50. Lagay tayo ng 20. Magiging 70 siya. Yan. On. Five, 10, 4. Okay, class na, testing ko 50 tapos 20. Okay, lagay ko yung 50. Okay, parang hindi tayo masyadong tagal din sa pag so, 50. So yun, para at least na may pakita natin lahat ng features ng machine and yung yan, 10, diba? 20, so dapat 4 lang ito. So, yan. Ito yung part 2 ng video natin. So, napakita natin yung paano i-edit yung... So, 1, 2, 3, 4. Okay? So, nakita natin paano i-edit yung accepting sa bill acceptor. Ano yung mga maling gawin kapag mag-insert ka ng sobrang mabilis. Okay? Hindi mo tinitingnan yung naka-display na value. Dapat mag-display mo na yung value bago ka maglagay ng bagong bill. Yun yung mga pwedeng mangyaring errors. Okay. So, I think that's all. I hope okay na itong video na to. Okay. Kasi actually, kung kahit padamiin pa natin ng testing, ganun din naman yung mangyari, hindi naman siya nagkakamali. So, again, pwede mong punuin talaga ito. Kung napapansin mo, punong-puno pa siya. Oh. Siguro mga yung nilagay kong coin kanina, siguro mga 200 pieces na 5 pesos yun. Or 200 plus. Kasi kinuha ko yun sa bendo. Pinang testing ko dito. Kinuha ko sa piso wifi. So, after ng harvest, testing muna bago yung papalitan. So, yun. Thank you for watching this video ng coin changer ng machine natin. So, again, kaya ito walang coin slot kasi nandun paki-client yung coin slot. Dadali niya doon dito. So, pwede ko mang i-testing gamit yung coin slot ko dito. But I think you get the point. Dali, testing ko na lang. Hanap ko ng coin slot, no? Ito. So, dali lang. Ay, hanap ko ng coin slot para malaman natin. Pwede ka rin maglagay ng coin slot. Dali lang.
nakahanap ako ng coin slot. May coin slot din ako dito eh. So what if coin slot yung lalagyan ko, no? So let's say maglagay ako sa kanya ng 10 piso. 10 piso ba ako dito? Hindi lang, kuha ako sa taas. So ayan. So pag 10 piso yung nilagay ko, dapat dalawang 5 pesos yung lalabas. Okay. Para matapos na yung video. Ayan. So nagulog ako ng 10. So ganoon din sa coin slot ha. Pag hindi niya pa nabibilang, huwag naman masyadong magmadali. Ilagay mo tapos pag hindi pa lumabas yung 10, nasa 8 pa lang siya, huwag mong lagyan, huwag mong masyadong magmadali. So ganoon din kasi yung mangyayari. Mag-interrupt yung dalawang pulse. So instead na dumami ko konti, parang so pag 10 mo to, dalawa. So ayan, ito mo dalawa din. So what if 15? Okay? Parang mali yung pag 15, no? May mali. So yan, pag 10 na siya, lagay ka na ng 5. Okay? So yan, kasi ng client sa atin is walang coin slot na doon, naiwan daw sa ano niya. Pinagawa kasi ito eh. So 15, 3, di ba? So actually parang may mali sa 15, no? Bakit mo maglalagay ka ng 15? Kasi 5 man din yung lalabas. Parang tripping na lang eh. Pero at least nakita natin na hindi siya magkakamali ng bilang, ng output, at saka syempre ng input. Kasi delikado pag magkamali ng bilang ng input, naglagay ka ng, like kanina, 70, pag mali yung lagay mo, naging 40 siya. So hindi mo pwedeng lagyan ng ganun kabilis. Actually coin slot, ganun din naman yung lahat eh. Kahit yung mga coin slot natin, pag sobrang bilis mong pinakain ng coin, magkakamali sila ng bilang. So sa machines natin, check din natin, kahit yung sa piece of wifi, diba? Pag nagulog ka ng 10, antayin mo munang lumabas yung 10 bago ka magulog ng ibang coin. Hindi yung hulog ka ng hulog kasi minsan nagkakamali sila. Kasi magka-cancel out yung ibang ano, yung ibang pulse. So yun, presentation video part 2 ng coin changer machine natin.